yung protest spot ni Bongbong Marcos laban kay Lenny Robredo, nag-umpisa na po silang magbukas ng ballot boxes at ang inumpisaan po nila ay doon sa Bicol. Yung recount nag-umpisa na po on the part of Senator Marcos. Of course, walang recount na mag-uumpisa in favor of Lenny Robredo kasi hindi po siya nag-ballot boxes. So, ang tinatanong natin din ngayon is bakit hindi pa rin po nag-rule ang Korte Suprema, ang PET, ang Presidential Electoral Tribunal. Doon dapat kasi dinidismiss nila yung kaso ni Lenny Robredo kasi hindi po siya nagbigay ng filing fees. In addition to which, of course, yung ballot boxes na kinokontest ni Lenny, hindi po yan mabubuksan kasi hindi rin po siya nagbayad ng mga fees niya. So, intayin po natin, from what I understand, sa Camarines po, ang opening ng ballot boxes, dito po kasi ang reported na votes in favor of Lenny Robredo umaabot sa something like 600,000. Tapos, ang votes in favor of Bongbong Marcos sa only 40,000. So, dahil sa laki ng discrepancy ng dalawa, contestable po yung returns. So, yun ang kinocontest ni Senator Marcos. Tatandaan po natin, ang panalo po ni Vice President Lenny over Bongbong Marcos is about 200,000 votes. Kung manalify natin kung manalify nila yung 200 plus votes, doon tapos na po yung boxing. We might have a new Vice President. So, ito yung aantabayanan. And it's a good thing na inuna ang mga ballots dito.